ingredients ng ano, sinotate natin kanina. Ipat natin dito. Kung kumukulo na siya, dahil kumukulo na siya, lalagyan na natin yung ulo ng pili. Pinachop na siya ng ganyan. May laman siya, guys. Ito yung as in tuna talaga siya. Ayan, guys. Nagluluto ako ngayon ng ulo ng tuna sa miso. Sinigang sa miso. Tantayin muna natin ng 5 minutes. Pakuluan muna natin siya. Balikan natin mamaya. So, pagkatapos ng ilang minuto, siguro mga 2 minutes, lalagay na natin yung miso. May nabili kasi akong miso, pero meron din akong sinigang sa miso na powder. Lalagay na natin yung miso. Pagkatapos natin ilagay, lalagay na rin natin yung sampalo with miso. Merong nabibiling ganitong ganito. Pwede rin kayo hindi maglagay na ng ganito. Kung gusto nyo, ito powder na lang. Tapos, madali lang kasi ito guys maluto kasi ano to, isda. Sa dami ng miso na inilagay, hindi ko nakita yung isda. Ayan. Ayan. Alam nyo naman guys, yung isda, madali siya maluto. Mag-add na tayo ng asin or salt. Ayan. Tansya-tansya na lang to guys. Ayan. Mga dalawang ganito. Tansyahin nyo na lang kung ano, pag kulang, mag-add na lang tayo ng patis. Ayan. Tapos mag-add na tayo guys ng seasonings. Nakadepende guys kung anong seasonings ang gusto nyo ilagay. Then i-add na natin yung gulay. Ayan. Itong gulay na to is ano yan? Ano bang gulay yan? Mustasa guys. Mag-add na tayo ng mustasa. Tapos, then, pwede na natin patayin. Kasi pag na-overcook yung mustasa, magiging matait siya. Ganda tayo ng isang chili. Chili green na pansigang. Then, ngayon, term na natin na tikman yung kung maalat or ano. Tama lang. Sarap, maasim. Maasim. Already done na. So guys, yung gulay dito, crunchy. Ayan. Yummy.